showbiz fanatics, Mr. Big Soto. Alalang-alala dahil hindi po nakasama or laglag ang Daddy's Girl at Itbulaga sa top 20. Ano kaya ang kanyang reaksyon? But before that, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Pinoy Celebrity Updates, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more updates. Lumabas na ngayong araw ang naging resulta ng top 20 para sa mga programa na napapanood natin sa telebisyon, kung saan isa sa mga inaasahan nating papasok sana sa top 20 ng AG Nielsen, na kung saan sila ang nagre-rate ng lahat ng mga programa sa telebisyon, kung sino ang pasok sa top 20 na patuloy pa rin sinusuportahan at patuloy pa rin pinanonood ng maraming Pilipino, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Inaabangan nga ang magiging reaksyon ni Bossing Big Soto kapag nakarating na sa kanya ang resulta ng programa na kung saan hindi nga nakasama ang Eat Bulaga at ang Daddy's Girl bilang isa sa mga top 20 program na inaabangan ng marami. Kung matatandaan ay ilang taon na talagang ang Eat Bulaga ay namamayagpag. Lagi po silang kung hindi sila nasa top 1 or top 3, lagi silang nasa top 5. Pero nung mga nakaraang araw or mga nakaraang taon ay dumating ang napakalaking problema kung saan ay marami ang mga fans, lalo-lalo na ng mga ni Alden at ni Maine Mendoza, na naniniwala na isa ang Eat Bulaga sa may mga pakana kung bakit pinaghihiwalay ang Aldab. Which is ito po yung isa sa mga problema na naging talagang kinaharap ngayon ng Eat Bulaga, dahil marami pong mga issue ang naglalabasa na di umano itong si Bossing Big Soto daw po ang may dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi po pinagsasama si Alden at si Maine. Marami ang mga naglalabasan ding mga issue na maaaring sila ang tinatawag na sarsuela ng taon. Pero nito mga nakaraang araw lang or ilang 24 hours pa lamang ay lumabas na nga ang top 20 na pasok. Yun po sa tinatawag na sinusuportahan at patuloy na pinanonood ng mga manonood at supporters po nila. Pero ang problema ay hindi nga nakapasok ang Eat Bulaga. Ito marahil ang isa sa mga may mga kadahilanan kung bakit hindi nga ito nakapasok. Unang-una, dahil may mga nagbo-boycott po sa kanilang programa. Pangalawa, dahil lang sa mga nakarang weeks nga lang po ay puro throwback videos ang pinapanood. At marami po mga Pilipino ngayon na mas pinipiling manood sa internet or sa social media like YouTube, Facebook at kung ano-ano pa. At minsan is hindi po na tinatangkilik yung manapapanood sa telebisyon dahil may mga kadahilanan yan. Unang-una, dahil kapag sa YouTube ka nanood, mapapanood mo to in your most convenient time. Hindi katulad sa telebisyon na kapag nanood ka sa telebisyon kasi kailangan tutok ka at napakaraming mga ads or commercial na naglalabasan. Hindi katulad dito po sa YouTube, diba? You have the rights to skip the ads. Meron din po kayong karapatan na i-forward or i-pass forward yung mga videos na yan. And at the same time, mapapanood niya po ito in your convenient. Kaya ito yung isa din to sa mga dahilan kung bakit medyo namumroblema na ang industriya ng showbiz sa Philippine showbiz industry. Kasi if you remember, sa katatapos lang na Manila Film Festival ay wala talaga, inilangaw talaga yung mga sinihan dahil wala talagang nag-try na pumasok sa sinihan dahil na rin po sa amba ng COVID-19 or Omicron virus na napakabilis pong kumalat. At dahil dito, ang Eat Bulaga ay nagsagawa na rin ng kanikanila pong mga programa na kung saan puro throwback lang ang pinapanood sa Eat Bulaga ngayon. Hindi po sila nagla-live. Ang tanging nagla-live lang po, pero recorded earlier pa, ay si Alden, si Maine, si Wally,
At yung mga Wednesday group, sila po yung mga parang nagkakaroon sila ng reaction videos at nakikipag-communicate sa mga viewers during that time na ini-airy po ang mga throwback videos. So, nagbibigay lang sila ng kanilang interactions. Split screen, kaya naman ito'y inaabangan din kahit papano ng mga televiewers ng Eat Bulaga. Sa ngayon, isa rin sa mga talagang kinabahan dahil... If you remember, isa rin sa mga programa na pinapanood dati, talagang sobrang sikat. Alam niyo naman kapag ang Main Mendoza supporters ay sumuporta sa kanya kahit anong programa yan pinapanood. Pero minsan na nagdesisyon ang Daddy's Girl na kung saan nandun din si Mr. Big Soto na tinuturong Sarsuelista or Sarsuela ng Aldab ay... binoycott din po ng maraming Aldab Nation dahil sa pagsama nila or paglabas nila or pagpayag nila na isama itong si Mr. Arjo Ataide na maging guest sa kanya pong programa. Even though si Mr. Arjo po is Channel 2 po yan eh. Talagang kumbaga is doon po talaga yung kanyang mother network. Pero pinagbigyan po siya ng GMA na makasama si Main Mendoza sa kanilang programa. At isa ito sa mga kadahilanan kung bakit hanggang sa ngayon ay binoboycott ng lahat ng viewers ang Daddy's Girl dahil po sa pangyayaring ito. Sa ngayon, lumabas na po ang resulta ng boycotters dahil wala po sa top 20 ang Daddy's Girl. At isa sa mga kadahilanan na yan, dahil marami na rin po talaga ang hindi nanonood ng TV, and at the same time, marami po mga fans ang nagalit nang ipinartner nga itong si Arjo Ataide kay Miss Main. At isa pa sa mga dahilan din ngayon, dahil po, kung mapapanood niyo po ang Daddy's Girl, dapat it is all about, this is my own opinion, this is all about the relationship of the father to his daughter. Pero ngayon, naglabas na nga po si Direk Mike, na director po ng Daddy's Girl, na meron na po silang mga inatawag na collab team. At naglabas na rin siya, nakapili na rin sila ng collab team ni Miss Main Mendoza. At isa rin ito sa mga hindi gusto talaga ng mga viewers. Although may mga selective or one-sided fans si Miss Main na gusto po yung napapanood nila kay Miss Main na kahit sino pang i-partner sa kanya, eh talagang sobrang loyalist po kay Miss Main Mendoza. Meron din naman mga fans ni Miss May na hindi po nagugustuhan yung mga nangyayari ngayon sa takbo ng career ni Miss Main. Lalo na ngayon, meron po siya paparating na programa na ang ipapartner sa kanya eh yung medyo matanda na sa kanyang age na si Mr. John Lloyd Cruz. Bali-balita na magkakaroon sila ng kanila pong teleserye. So yun po yung isa sa mga inaabangan natin kung ano ba ang magiging resulta ng kanilang experimental. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe for more updates. Thank you for watching. God bless everyone.